Tumulong ba ating ginagalawan? Madaming bagay ang hindi natin alam pero gusto nating malaman. At ngayon, ibibigay ko sa inyo ang mga kamangha-manghang trivia at katotohanan tungkol sa Pilipinas na magpapabugso sa inyong isipan. Number 1. Tunay na paboritong kulay ni Cory Aquino. Si Pangulong Corazon Aquino na nauugnay sa kulay dilaw mula pa sa EDSA People Power Revolution ay inamin na ang kanyang paboritong kulay ay talagang pula. Ang yumaong Pangulong Corazon Aquino, pati na rin ng EDSA People Power Revolution ay pinakamagandang naaalala sa pamamagitan ng iconic yellow ribbon. Gayunpaman, sa sandaling inamin niya na ang pula talaga ang una niyang paborito, nagsimula ang kanyang pakikipag-ugnay sa dilaw na kulay nang iminungkahi ng ilang mga kaibigan ang awiting Tie a Yellow Ribbon para sa homecoming ni Ninoy. Patuloy na ginamit ni Cory ang kanyang dilaw na trademark pagkatapos ng kamatayan ng kanyang asawa. Number 2. Pepsi Number Fever Fiasco. Noong 1993, ang Pepsi ay nagpatakbo ng isang paliksaan sa Pilipinas na nangangako ng 1,000,000 piso sa maswerteng taong makakahanap ng numerong 349 sa loob ng kanyang takip ng bote. Si Pepsi ay nagkamali na mag-print ng 800,000 mananalong takip na humahantong sa pagkagalit at pagbanta ng kamatayan sa mga executive ng Pepsi. Tinaguri ang bilang Number Fever ang promo na inaalok ng Pepsi Cola Products Philippines na nangangako na magbibigay ng 1,000,000 piso sa sinumang makakakuha ng isang takip na may bilang na 349 na nakalimbag dito. Tulad ng nangyari, mayroong isang technical na glitch na hindi sinasadyang nakalimbag ni Pepsi ang 800,000 takip na may mga panalong numero. Sa huli, ang kumpanya ay gumastos ng higit sa 200,000,000 piso upang magbayad sa hanggang sa 500,000 mga nadismaya na mga nag-aangkin. Ang kaso ng isang kasalanang Pepsi 349 fiasco ay isinara noong 2006. Number 3, ang Just Cola. Ang Just Cola, inumin na ginawa ng kumpanya ng Coca-Cola, ay partikular na ginawa para sa mga Pilipino sa Visayas. Ang Just Cola ay isang tatak ng cola na ginawa ng Coca-Cola Company na exclusive para sa merkado ng Pilipinas. Ang inumin ay magagamit lamang sa Pilipinas at ginawa para sa isang mastukoy na merkado. Ang mga tao sa Visayas na isang pangkat ng mga isla sa gitna ng Pilipinas. Bilang isang resulta, ang Just Cola ay naiulat na minasabog ang pagmamalaki ng Visayan sa mga teenager. Number 4. Ang tulay na tumagal ng halos 4 na dekada upang makumpleto. Ang Aluling Bridge sa Ilocos Sur ay dinaanan na ng 6 na pangulo ng Pilipinas at halos 4 na dekada upang makumpleto. Matapos ang 35 taon, 6 na pangulo, ang Aluling Bridge ay nakumpleto na sa wakas noong March 25, 2013. Ang pagtatayo nito ay unang nagsimula noong 1978. Ngunit dahil sa mga kadahilanan tulad ng hindi mahulaan na panahon at kahirapan sa pag-navigate sa ilog, ang pagkumpleto ay naantala sa higit na 3 dekada. Nauugnay ang Aluling Bridge sa mga lalawigan ng Ilocos Sur at Mountain Province. Number 5, ang Bayaning Aso ng 1957 magsaysay plane crash. Ang isang aso na nagngangalang Sir Jing ay pinarangalang isang bayani matapos na maging instrumento sa pagsalba sa buhay ni Nestor Mata ang nag-iisang nakaligtas sa 1957 magsaysay plane crash. Orihinal na kilala bilang Sir Jing, ang aso ay pinalitan ng pangalan bilang Avante upang maiwasan ang pagkakasala kay Sergio Osmeña Jr. na siyang isang alkalde ng Cebu sa oras na iyon. Avante, kasama ang kanyang may-ari na si Marcelino Nuya, ay nakatulong na mailigtas si Nestor Mata, ang tanging nakaligtas sa pag-crash ng eroplano na pumatay sa yumaong Pangulong Ramon Magsaysay. Para sa kanilang mga bayani na tungkulin sa trahedya, ang dalawa ay tumanggap ng gintong medalya mula sa Philippine Constabulary at iba't ibang mga opisyal ng gobyerno.
Tumanggap din si Abante ng pagkilala mula sa isang pangkat ng mga karapatang panghayop. Namangha ba kayo sa mga trivia at impormasyon na ibinahagi ko sa inyo? Kung may suggestion, huwag mahiyang mag-comment at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification button para laging updated.